Magandang araw po sa ating lahat. Ito po ay isang napaka-candid and raw na audio recording ng isang interview ko with a COVID affected kababayan. Unang tanong po, nasaan po kayo ngayon? Nasa isang hotel po kami ngayon sa Kaohsiung. Hindi po namin masabi kasi unang-una hindi po kami nakakalabas. Pwede niyo po bang isalaysay kung ano po talaga ang nangyari at ano po yung tinulong ng government o ng company po sa inyo or hindi ginawa ng anumang agency po para sa inyo? Pwede niyo pong i-share po lahat ngayon. Since na nangyari kasi yung sistema, May 30 nang pumutok yung COVID, ang ginawa nila, hinakot lahat nila yung third floor dun sa building A, mga lalaki. Mm-hmm. Wala nang sabi-sabi. Mm-hmm. Positive, negative, lahat ng third floor, kinuha nila. Mm-hmm. And then the rest, nag-stay. Actually, tatlong building yon: A building, B building, at C building. Mm-hmm. Yung A building, third floor, kinuha lahat nila. Mm-hmm. Kada floor, kada building, meron siyang mga up to 6th floor. Ngayon, yeah. yung third floor, kinuha lahat nila yung occupant. And then, bawat room dun sa third floor, iniwan nila ng isa-isang tao at dun nag-stay as quarantine facility nila. Then, yung sa third floor ng A building, sinakay nila sa bus at nilagay sa kung saan-saang facility para dun quarantine. Then, after that, instead na magawa ng measure, na countermeasure yung company, yung broker, tuloy-tuloy lang ang pasok. Mm-hmm. Tuloy-tuloy lang ang pasok, which is, walang kaalaman lang, alam ang iba, na meron na palang mga contact dun sa ibang kasulukuyang pumapasok. Mm-hmm. Instead na gumawa sila ng countermeasure para i-contact tracing muna yung mga possibilities na nakasalamuhan ng tao, mm-hmm. tuloy-tuloy ang pasok. And then yun na nga, pumutok na, meron pang ibang positive dun sa ibang ano. So, anong nangyari? Natakot na ang karamihan. Wala nang pumasok. Halos. Hindi na pumasok yung iba kahit pa sabihin tuloy-tuloy lang pinapapasok. Actually, kahit takot na yung mga taong pumasok, may mga minemessage pa rin sila, pumasok ka, which is ayaw na talaga pumasok ng tao kasi nakatakot na na baka isa sa kanila is mag-positive. Yeah. And then, nung hindi na sila pumasok, wala pa rin silang nakalaan kung anong sistema ang gagawin nila sa bawat tao. Makakalata mm-hmm. na sigurang management na talagang mga tao is takot nang pumasok. Mm-hmm. Saka lang sila nag-declare kailan pumutok ang COVID, May 30. Mm-hmm. Kailan inabot, May 30 is, hindi ako nagkakamali, Sunday yon. Mm-hmm. Sunday, inabot na ng Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, hanggang nag-declare lang sila na walang pasok is Friday, Saturday, so almost 1 week. Sa yeah. Friday, Saturday, dineclare nilang walang pasok. Mm-hmm. 2 days daw na, no work. Ayusin daw muna. Mm-hmm. Hindi pa rin maayos, madami pa rin nagpa-positive. And then, nung Sunday na ano, nag-declare naman ang dorm by sa tulong na ng government na nag-decide sila, 2 weeks quarantine ang lahat. Mm-hmm. Nagpasalamat naman ang lahat, tanggap na na lahat na i-quarantine. Yeah. Kasi unang-una, para din sa masamin to. O, yeah. Tama. Mm-hmm. Pero ito yung naging sistema. Mm-hmm. May mga dinala sa chayi. Mm-hmm. Yung unang batch, Sunday yon. Yeah. Hindi ako nagkakamali, 6 yon. Yeah. June 6. Tama po. May mga dinala sa chayi, may dinala mm-hmm. sa Kaohsiung, may mm-hmm. dinala sa Tainan, sa Army Camp, may mga kung saan saan dinala. Mm-hmm. And then, lahat naman sila, one person per room. Mm-hmm. Maayos naman, kahit pa paano. Although, food lang talaga yung medyo problema kasi hindi ka makakapagpabili. Tiis na lang muna lahat. Intindihan mm-hmm. natin yung bagay na yun. Yeah. Pero, the rest, yung mga naiwan sa dorm, yeah. dinala sa Sawkyaw. Ito yung naging problema nila, which is hindi naiintindihan ng ibang workers na sumasawsaw na maayos naman kami. Oo, maayos kayo. So please, intindihin nyo yung hindi maayos. Huwag na muna kayong makisawsaw. Kasi yung mga nasa sitwasyon, wala tayo sa sitwasyon nila. Ganito, ma'am. Ano yeah. nangyari doon sa nasa Sawkyaw? Yeah. Kung napansin mo o napanood mo yung video sa bus na mga ayaw nilang bumaba, mag-unawaan natin yung mga kababayan natin bakit nila ayaw bumaba. Hindi sila nag-expect na kagaya nung dinala sa Chayi, dinala sa Kaohsiung, dinala sa Tainan na Army Camp, na solo per room. Hindi na sila nag-expect ng hotel.
Ang ini-expect nila, solo lang talaga sila sa kwarto. At maayos yung dadat na nila. Ano yung dinat na nila, ma'am, doon? Yung mga basura na inalisan ng mga taong nag-positive doon ang una. Kasi, kung natatandaan nyo, balik tayo doon sa unang usap. Yes. Unang pumutok ang COVID, may tatlong bus. Saan yeah. dinala yun yung iba? May sabi-sabi sa Saukyo daw dinala. Na yeah. doon yung mga nag-positive, bago yung mga nag-positive doon dinala, and then what? Saka pa lang sila dinala ilang days na doon sa Taichung, sa Kaohsiung, sa Taipei, sa Chichay. So sa Makatuwid, alam nila na doon munang dinala yung mga nag-positive. Yeah. Tapos ang datat na nila, may mga basura. Yeah. Tapos yung ano, ang kalat na doon. Tapos yeah. yung mga beddings, mga ano, nagkalat. Actually, yung iba walang beddings eh. Yeah. Which is unfair. Kasi bago pinaalis yung last batch na yon, sabi sa kanila, huwag na kayong magdala ng gamit. Hmm. Then itong huli, sinabihan sila magdala daw ng gamit. Hmm. So sila nakaredy na mga wala ng gamit. Kasi yung mga naunang batch, kagaya ng mga chai, kaos yung wala ng dala. Kasi hotel nga, may bed na, may kompleto, as in kompleto. Yeah, yeah. And then yung huli, handa datnan mo may mga basura. Yeah. Tapos dalawa kayo sa kwarto. Apat kayo sa kwarto. Yeah. Matatawag ba ma'am na quarantine yun? Exactly. What if may nag-positive, tatlo kayo, may nag-positive na isa, so paano mangyayari na may dami na? Ganun na ba? Ganun na ba kayo kahinong mag-isip? Yun ang gusto nilang i-announce. Which is, hindi na nila makuha ang point. Bakit kailangan palakihin yung issue about dun sa video sa bus? At yeah. kung di ko nagkakamali, at yung tao ay akasalukuyan hanggang ngayon dinidiscriminate, yeah. at alam ko na ang magiging sistema niya pag iinitan nila yung nag-video. Actually, yeah. may nakakarating sa akin na yung tao nag-video, this last time na isa swab test sila, tinatanong pa rin siya nung coordinator, ikaw ba yung nag-video? Tama pa ba yun? Big deal pa ba yun? Wala namang naganap na masama doon sa video. Yeah. Yun ipatunay lang na kung na nangyayari ang sistema. Hindi ka naman diniscriminate na coordinator ka, hindi ka naman pinagsalitaan minura o kung ano. Yeah. Walang masama doon. Nagpapatunay lang yun na sitwasyon. Okay, balik tayo doon sa dorm. So ayun na nga ma'am, napilitan sila. Yeah. Dalawang tao isang room, apat na tao isang room. Yeah. Mga wala pa silang mga gamit. Mm-hmm. Ulang-ulang, alam mo ba yung almusal nila? Hindi, yung mga sinasabi ko ma'am, base to dun sa mga hinaing ng tao. Yeah. Kasi na doon din ako sa GC nila, na doon sa mga ganan. Base to doon sa mga hinaing ng tao. Oo, naintindihan namin kayo. Yeah. Busy kayo, marami kayong hinahandle na tao, hindi nyo kayang pagsabay-sabay. I mean, yeah. wala na ba kayong magagawang countermeasure na ano? Na yeah. para pagdagdagan ng manpower or let's say ano, talagang, yeah. tapos, kaya kami, ano, ang kinasasama ng loob ng iba, may yeah. mga kailangan silang gamit, sana naman magbigyan nyo, and hindi naman gagawa ng contact, wala namang contact na mangyayari. Say, for example, may kaibigan na check one at papabili, ipalagay mo na lang dyan sa labas ng pinto, sana naman kahit yan lang, kasi hindi nyo na nga magawang i-provide yung mga kailangan ng tao. Yeah. Ito yung kasalukuyang nangyayari sa sitwasyon. Hmm. Ngayon, may mga taong natapos na ang quarantine. Yeah. Umalis sila lahat ng maayos dun sa dormitory ng Shenghua sa Maychunan. Mm-hmm. Umalis sila lahat ng maayos. Iniwan yung gamit nila ng maayos dun sa kwarto. Ngayon, babalik sila. Ngayon, nadun na yung iba nagkakagulo. Alam mo kung bakit? Pagbalik nila, ang ginawa nilang countermeasure, uh-huh. ang ginawa nilang countermeasure, yung mga room na inalisan mo, wala na yung mga gamit mo. Inilagay na sa mga box, hinakot na, at dilipat ka ng ibang room. Tapos yung mga yun, nabigla. Kasi, ma'am, hindi naman nila alam kung ano yung exactly yung gamit mo. Yeah. Paano kung may mawala? Yeah. Diba? Paano yes. kung may mawala? Ngayon, nagkakagulo doon, may mga nawawala ng gamit, may mga yeah. hindi alam kung napunta saan yung gamit. Kasi, yeah. pinagsama-sama nila, itong bed na to, nilagay lahat yung gamit sa isang box, which is, hindi mo alam kung may naiwan, hindi mo alam kung yung iba nahakot na ng iba, na isama doon sa ibang gamit. Yeah, exactly. Paano kung yung, kasi yung mga magkakakwarto, hindi magkaka-department. So, anong yeah. nangyayari? Yung isang umalis, nadali yung gamit mo, hindi mo alam kung saan lumipat ng room. Then ikaw, yung lilipatan nilang room ngayon, yeah. nadun pa yung mga gamit ng tao, hindi pa nakukuha. Yung taong nadun sa lilipatan mong room, let's say second floor ka, third floor ka, dinala ka sa fourth floor ka, binaba ka sa third floor. Yeah. Yung taong lilipatan mo, yung room na lilipatan mo, na doon pa yung mga gamit ng tao kasi nakasalukuyan naka-quarantine pa yung iba eh. Yeah. So paano magiging sistema? Paano ka lilipat dyan sa kwartong yan na may gamit pa
Tapos yung gamit mo, paano mo maiayos? Ito pa, take note, bukas may pasok na. Paano papasok yun ng maayos ang utak niya? Na yung gamit niya hindi pa niya ngayon naiayos. Nag-announce, nag-page ngayon, may pasok bukas. Mm. O, paano ka papasok yung lilipatan mo, may mga gamit pa, tapos yung gamit mo hindi mo maiayos? Mm. At kasalukuyan yung mga nasa kanya-kanyang facility pa, sa Chai, sa Kaohsiung, sa kung saan, nag-worry na kasi yung mga gamit daw nila, wala na doon sa bed nila, wala na silang dadat na doon. Nakakot na yung mga gamit nila, which is nag-aalala yung iba, may alahas, may papeles, may kung ano-ano, na hinakot ng ibang tao, na inilagay doon sa mga box. Wala silang konsiderasyon na binibigay sa tao. Ilang beses na nilang ginawa to. Dati pa, no, lagi nilang ginagawa yan. Yeah. Alam mo ba ang gagawin nila? Tao dito sa Shenghuay, tao sa Shenghua, ililipat nila sa Saokyao. 2 months pa lang, ibabalik nila sa ano, walang sabi-sabi, paglilipatin nila, lagi nilang ginagawa yan. Ganas na ganas siya ng mga tao dito sa KYEC. Walang katapos ang lipatan. Ang mangyayari niyan, nasa KYEC dorm ka, ililipat ka, mababasa mo yung pangalan mo sa announcement nila, lilipat ka na ng dorm, walang sabi-sabi, 2 days, 3 days, lilipat ka. Ma'am, ang gamit mo ba isang backpack lang? Hindi naman, di ba? Yeah. Siyempre, hindi biro maghakot. Paglipat mo dun, ang sabi, doon na daw talaga. Kasi nga daw may mga bagong padating daw. Anong klaseng pag-iisip yan? Yeah. Yung bagong padating, ang ilalagay nyo dito sa dorm na matagal na kami, at tapos kami ang mag-a-adjust na lilipat. Tapos, after 2 months, 3 months, ibabalik na naman dyan. Ang dami na nakaranas dyan, ma'am. Hindi lang 5 times na naglipat. Sobra ang pasakit na ginagawa nila sa tao. Yeah. Hindi na tao yung mga yan. Hindi na tao yung mga pag-iisip ng mga yan, ma'am. At sa pinagdadaanan ito ng mga tao, nakakaawa sila. Nakakaawa ang mga workers ng KYEC. Yeah. Ang KYEC, ang numero unong pinakamagandang company dati. Actually, dati, hindi mo na kailangan mag-recommend. Pinag-aagawan yan. Pinagkakaguluhan yan. Yan yung pag sinabing KYEC, no need to recommend. Talagang magkakagulo sila, magkakandara pa sila. Ngayon, sa dami nang nagre-recommend, lahat ayaw na. Yeah. Ang sinasabi ng mga tao nagre-recommend, no. No. Ayaw kong sisihin mo ko someday. Kaibigan kita, pag pinasok kita dyan, hindi na tayo magkaibigan for sure. Kasi sisisihin mo ko. Ganun na kadumi at ang kagarapan lang sitwasyon nila dito sa Shenghua Brokers na to. Lahat halos ma'am ng coordinator, wala namang magagawa yung mga yan. Lagi nilang isasagot sa'yo, empleyado lang sila, empleyado lang sila. Ma'am, naiintindihan natin yun at susunod tayo sa law. Pero paano mo mapapasunod yung mga taong ang gulo ng mga gamit? Paano mo mapapasunod yung mga tao na walang maayos na sistema? Yes, yung gamit nila, yung gamit nila pa yan. Kung di ako nagkakamali, bukas may babalik pa, makal sa next day may babalik pa. Okay. Which is magkakagulo. Ang pagkakaalam ko, yung mga may schedule ng pasok bukas, mga wala ng plano pumasok. Okay. Kasi paano sila papasok kung ganun yung sistema, yung gamit nila, hindi pa nila maayos. Yeah. Yung lilipatan nila, may mga nakahambalang pang gamit, tapos yung gamit nila, hindi pa nila sure kung kumpleto. Kilala niyo ba si Miss Rochelle? Isa pa rin niya sa walang pakialam sa amin. Nakasagutan mo, hindi lang ikaw, napakarami. Kasi sinusuka na rin din yan sa, ano, sa Shenghua. Ito na nga lang ang kulang, pakisabi kay Miss Rochelle ha. Pakisabi, kumain siya ng tae, baka sumunod na rin siya. Kasi unang-una, lahat na lang sinusunod nila kahit mali. Tumalun siya sa building 12 floor, sabi ng amo niya, baka malamang susunod din siya. Yeah. Kasi kahit mali, susunod siya eh. Yun. Kaya, ilang coordinator na nawala diyan. Hindi nila kinakaya yung sistema kasi sila yung binubutak-taka ng tao, sila yung inaaway ng tao, hindi nila kayanin yung kahihiyan. Talagang makapal lang ang mukha nitong mga coordinator na to na tumagal sila diyan para iharap yung mukha nila sa mga tao nagre-reklamo. Kasi, ito yung point. Mali na, sinusunod nyo pa. Yeah. At ang ikakatwiran nyo, sumusunod lang kami. Alam mong mali, sumusunod kayo. Tama ba? Hindi man lang ba kayo marunong mga tuwiran? Yeah. Pag sinabi pa nung Shenghua, Rochelle, kumain kayo ng tae. Sige po, anong flavor? Yeah. Susunod ba kayo? Tama po yan talaga. That's actually common sense. So, yun lang eh. That's common sense. Makapal lang talagang mukha nila para tumagal pa sila diyan. Yeah. Wala nga tumagal diyan. Ang dami nang nawala diyan na coordinator diyan. Mga nagsipag-resign kasi hindi kinaya. Alam mo yung araw-araw kang bubutaktakan ay hindi ko na kailangan yung pera. Ang kailangan ko yung may maayos akong trabaho, wala akong nakakaaway. Yeah. Hindi lang ilang kaibigan ko, hindi lang ilang Vietnamese. Magkakasakit, mamamatay na, may mauoperahan,
may pumutok ang appendix, etc. Mm-hmm. Alam mo? Lumapit sa broker, 3 hours, wala pa rin ang service. Which is dapat mm-hmm. naka-ready yung service dyan. Tama, right? Alam mo nangyari? Aabuti na siya. Sagot nga nila, kung hindi ako nadala na maaga, patay, baka patay ako. Sino nag-taxi papuntang Wigong? Sila. Halos lahat na nagkakasakit dito sa Shenghua, instead na antayin mo, kung may nararamdaman ka ba, pwede mo bang sabihin sa sakit mo, teka lang, wala pang service. Yeah. Tama ba? Dapat ang service nyo na dyan sa labas ng dorm, maraming parking lot dyan, pwedeng ilagay nyo dyan yung service nyo just in case magkasakit, antimano madadala nyo, mahakot nyo. Yeah. Yung tao. Meron dyan mga ilan, may Vietnamese, may Pilipino, nagkasakit, hindi na nila inaantay ang service ng Shenghua at dumederto na sila sa Wigong at kusa nang nagpa-taxi na lang sila. Sa totoo lang, ito ang problema ng Shenghua. Alam mo kung anong problema? Yung mga Pilipinong nagtatrabaho sa Shenghua, sila mismo ang problema. Kasi hinayaan nila ilang taon na ganyan ang sistema, nananahimik lang sila. Yeah. Sila mismo may problema. Sa dami ng nakakaranas na ganyan, pag may nakaranas, isasabihin kay ganito, sasabihin kay ganan, sasabihin doon sa kadepartment niya, sa engineer niya, sa ganito kung ganito. Mali. Ang may problema mismo, hindi na yung Shenghua. Ang may problema, yung mismo mga tao na. Mm-hmm. Sa kabilat, kaliwat kanan na sistema na dinadanas nilang ganyan, nananahimik lang sila. Yeah. Sasabihin nila kay ganito, kay ganyan, hindi naman uubra. Walang tamang mangyayari kung puro ko kanino malang sasabihin. Yes. Napakalupit nitong Shenghua to sa totoo lang, sa dami ng broker na ano, ito yung pinakamalupit. Gusto mo isa-isain ko pa yung mga kapalpakan at sistema nila. Ito. Sige po. Umpisahan muna natin. Plane ticket. Plane ticket which is, ano, cost you only 5,000 kung bibilin mo sa labas. Yeah. Round trip, 5,000. Makakakuha ka na ng 5,000 round trip. Bakit ang ibang company nagagawa ng ganun? Pwede kang bumili ng plane ticket, bigay mo sa HR, sa coordinator, para kunin yung schedule, okay na. Yeah. Sarili mo ang bili. Ang plane ticket nila, round trip, nagkakosya ng 10,000 to 12,000. Sometimes, inaabot siya ng 15,000 to 7,000. No. 14. Oo. 14, nado na tayo. Minsan, pumalo pa ng holiday, Pasko, 15,000 to 7,000. Take note. Nagsabi yung tao in advance, 5 months before, 4 months before. Bakit hindi nyo nahanapan ng maagang booking? Yeah. Hindi naman niya nagsabi kahapon lang on the spot. Nagsabi ng maaga para mahanapan ng murong booking, pero ang kalalabasan ng ticket mo, 12,000. Pag holiday season pa, pumapalo yan ng 15 to 17. May mga taong ganyan na ano. Oo, yes. Sabi ko nga sa iyo, ma'am, ang sinasamba ng Shenghua, pera. Sabi ko nga sa'yo, masusunog na sila sa impyerno dahil sa pera. Yeah. Saglit lang ang buhay, ma'am. Ang pera, dadaan lang yung sa buhay natin. Pero yung kabutihan natin sa kapwa, mananatili yan. Yeah, exactly. Ang buhay ng bawat isa. Sabi ko nga sa'yo, ma'am, yung pera may ipon nila, pero hindi nila madadala yan sa bukay. Yeah. Yung pagiging kapwa-tao lang sana po eh. Oo, yun lang, ma'am eh. Ito. Way back 2017, 2018. Yeah. Hanggang ngayon, may mga nababasa pa kami post. Shenghua, KYEC, asan ang tax namin? Bakit? Oh my God. 2017, 2018, pumotok ang daming walang tax. Grupo-grupo. Kung hindi nagkakamali, yung Bien, yung leader daw ng Filipino community na yun, yung Bien, ano yun, siya pa yung namuno, lumapit sa kay Ma'am Gina, may group chat sila. Mm-hmm. Ang dami nila doon sa group chat na yon, lumapit sila kay Ma'am Gina Lynn para about sa tax bureau din ganun. Yeah. Ang pupunta nila doon, hindi daw itulugan ng broker. Kaya nag-hire sila ng Vietnamese kasi puro kapalpakan na yung inaabot nila, hindi na sila makakuha ng taong Pilipino sa Pinas. Mm-hmm. And then, at that time, you know what? Yung tax na yon na pahirapan nilang makuha, na hindi hinulugan daw sa tax bureau, ang tanong, itong malaking tanong, saan nyo dinala yung pera, bakit din nyo hinulog? No, kasi ang problema dito, pag nag-post ka sa mga Pinoy Refresher, Taiwan News, etc. Pag nag-post ka, asan yung ganito ganun, may mga basher dyan, which is hindi naman nila kampanyan.
Yeah. May mga magsasalita dyan, manahimik ka na lang ganito, buti nga kayo ganang-ganan, pero ang totoo, hindi nila kampanyan. Wala sila sa sitwasyon. Yun ang club mentality ng Pilipino na mahilig kang makisausaw doon sa issue na hindi ka naman involved, which is, hindi mo sapatos yung sinusuot nila. Yeah. Tama, di ba? Tama po. Ngayon ito, kasi, once na you are rehired, once you are rehired, they offer 30,000, which is, divide into three. Mm-hmm. Every year, may matatanggap kang 10,000. Which is yung 10,000 na yun, bonus mo yun dahil na-rehired ka nila. Yeah. 30,000 yun. The whole 3 years, makukuha mo yung 30,000 na yun, yearly. Mm-hmm. Yung yearly na yun, 10,000 a year. Mm-hmm. On the exact date of your employment. And then what? Dati, yung 10,000 nakukuha ng buo, maayos. And then what? Ito na naman. Mm. Kumikickback na naman sila, palihim. Sa mga hindi nagreklamo, go. Wala kayong problema. Pero yung mga maligalig, ayun, nagreklamo na. Ano nangyari? Yung 10,000 na nakukuha nila as your rehire bonus, makukuha mo na lang is 5,000. Ang daming nag-complain noon. Ang daming pumunta, ang daming sumugod. Isa na po ako doon. Alam mo ang nangyari, ma'am, doon? Sa 5,000, sa 10,000, 5,000 na lang makukuha mo. Ang explanation nila, tax daw. What? Yung salary ko, 30K, 35K, 40K, hindi na magtatax ng ganang kalaki. And then may 10,000 bonus, magtatax ng 5K. 30,000 to 40,000 na salary, magtatax ka lang ng 2,000. Malaki na. And then yung 10,000 na bonus, magtatax ng ano? Ang tanong, napahulog nga ba? Napahulog nga ba yung tax na sinasabi nila? Yeah. Yun ang tanong. Oh. Yun ang tanong, yun ang malaking tanong. At ito pa, sa marami, kung isa-isa natin dito, baka ubutin tayo ng bukas sa dami na. Kaya yung mga nagpapaliwanag na, oh, shout out sa mga KYEC coordinator, how lihay. Hindi nyo naranasan, hindi nyo alam yung mga sinasabi nyo, iha. Hindi nyo alam yung mga sinasabi ninyo. Na kung ipagtanggol nyo yung mga yan, hindi nyo alam yung kabulukan ng sistema ng Shenghua Brokers na to na dapat na talagang mapalitan. Yeah. Dapat na talagang unang-una, anong paliwanag nila? Doon dumami nang nag-complain doon sa tax, doon sa mga sumunod na kumuha ng, I'm sorry, doon sa bonus na 10,000, doon dumami nang nag-complain yung mga sumunod na nakuha ng bonus, 10,000 na lang. 10,000 buo as in. So bakit nagawa nila doon sa iba, buo yung 10,000 doon sa iba, may 5,000 na tax. Ano yun? Yeah. Selective lang? Selective lang. Kasi nga daw, ang explanation nila is hindi daw pumasok sa bracket. Which hindi is, paano nangyari? Paano nangyari hindi bracket? Pare-pares lang tayo na nababayad. Tapos yung sasabihin nila, yung iba ng maraming OT, no. Per department, alam nyo, magkakaparehas kayo ng OT. Yeah. Oh. Anong pinagkaiba ng pasok ko doon sa pasok ko nung kasama ko, nang pare-pares lang kami, para yung tax, yung bonus ko makaltasan ng 5K na tax at yung kanya buo, pares lang kami na pinapasok nung kasama ko, ganun yun. Yeah. Simple arithmetic, pares tayo ever since na pumapasok ng tama, pares tayo pumapasok sa OT, pares tayo ng sinasahod. Anong pinagkaiba? Honestly, better say na kita, wala nang tiwala yung mga tao sa CLA, sa Mexicong yan, wala. Ang tingin nila dyan sa mga yan, nalalagyan na rin. Kasi sa dami ng complaint tumawag sa CLA, kung mababasa mo din sa iba't ibang page, nag-complaint sila sa CLA, sila pa yung napasama. Nag-complaint sila sa CLA, sila pa yung inipit. Nag-complaint sila sa CLA, sila pa yung pinapirma. Sila pa yung napauwi at ang kinampihan pa. Malamang sa malamang, hindi sa Diyos na lang ang nakakaalam. Yeah. Yung mga yan, may under the table yung mga yan. Hindi sa inuusgahan ko sila, sabihin nyo nang mapangusga ako. Yeah. Sa dami na nag-complain, ma'am. Sa dami ng kakilala ko nag-complain. Yeah. Meron pang ganitong history, ha. I don't know exactly kung sino yung tao. Pero may mga history kaming mga nakikinig na ito. Nag-complain sa CLA, tinira daw ng CLA, and then what? Pinuntahan yung tao, inipit. Ganito ang kalupit na sistema ng broker at ng KYC. Oh my God. Yung taong nag-complain, pinasabog niya lahat yung sistema. Alam mo nangyari? Pinuntahan siya ng mga tao ng opisina, pinabubura yung mga messages, ikiruha yung cellphone, and then ibabalik doon siya sa trabaho. And then what? Nung binalik na sa trabaho, ayun, walang OT. Pag ikaw ay may complain, may hawak kang
patunay at mga kung ano-ano katibayan. Yeah. At talagang masasapul mo sila. At talagang maiipit mo ang broker. Mm-hmm. Ang gagawin sa iyo ng mga yan, it's either tawin ka, pag dinitan ka, yes, hahanapan ka ng butas. Ibabalik ka nila sa trabaho pero wala kang OT. Hihintayin mo na lang na ikaw ang kusang umayo at umuwi. Ganon sila. Para wala palupin. Silang ano, para wala sila, yeah. Wala kang habol sa kanila. Yes, may kilala, may mga kilala din kaming ganito, ma'am ha, ito. Hmm. Medyo ito, way back last 2 years. Yeah. I remember yung isang tao na umuwi, dahil ata hindi ko natanda yung exact reason, umuwi siya. Then nakabalik siya. Mm-hmm. Nakabalik siya sa tulong ata ng government yon. And then nung nakabalik siya sa company, alam mo kung saan siya nilagay? Saan po? Office schedule siya. Walang OT yon. And then, never siyang nagka-OT hanggang sana lang yung umayaw. Ganun ang sistema nila. Pag ikaw nag-complain, pag ikaw may issues na inilabas about sa kanila, kaya walang mga naglalakas ng loob eh. Sasabihin, hindi sa totoo lang, ito, iparating nyo to sa CLA at sa Mexico. Kung wala kayong kwenta. Alam mo kung bakit? Alam nyo kung bakit? May complain na yung mga tao. Ba't hindi kayo mag-conduct ng investigation? Ba't hindi nyo puntahan yung company? Isa-isahin nyo yung mga worker at sabihin nyo, pwede nyo i-interview bawat isang worker. Okay ka ba dito? Ano yung mga ganito? Problema? Masasabi nila yun sa inyo ng harapan. Walang malakas ang loob dito na magsalita ng mga ganyan. Yung mga nagtatanggol sa KYEC, ito lang masasabi ko sa kanila. Pagpatagal muna kayo sa KYEC. Sino ba nagmula? Sino ba pinagmula ng ano? Ng COVID na? Di ba? At way back 2020, may COVID na tayo eh. Pero nakakapunta pa sa iba't ibang part ng Taiwan ng tao. Exactly. Di ba? Exactly. Naka-face mask tayo, kahit saan ka na pumunta, okay lang. Pero yung this 2021, yung pumotok na yung piloto, di ba? Yeah. Sino ba yung pinagmulan talaga kaya lalo lumala? Taiwanese. And then what? Oo, may matitigas talagang ulong mga Pilipino na nagbabala na naman eh kung pumunta sa high-risk areas. Yeah. Pero punta pa rin ang punta. Okay. Nandiyan na tayo. Pilipino yung nagkalat dun sa company yan. Nandiyan na tayo. Kasi gumalagala pa sila. Nandiyan na tayo. Okay. Pero huwag niya naman paghigpit na parang yung Pilipino, bawal lumabas. Yeah. Na totally bawal lumabas. Oo, susunod tayo. Bawal lumabas. Naintindihan namin. Kasi para sa akin na rin to, para sa pamilya ko at para sa nakakarami. Yeah. Pero ibig sabihin ko naman, yung ituring nyo kami as prisoner na babantayan nyo kami pagpasok, pag out, babantayan nyo kami, bakit yung Taiwanese napasok mag-isa pang bahay niya, hindi mo alam kung saan pumunta yan, immortal ba yung mga yan? Hindi ba pwedeng pag out namin, punta kami ng family mart, magpapadala kami sa pamilya namin, punta, hindi namin gusto yung suwaka dyan sa dome, kain kami dun sa masarap na kain. Kahit isang oras lang? Kahit isang oras lang eh. Kahit mga 1 to 2 hours lang, hindi ka makakarating ng Taipei nun. Hindi ka makakarating ng Sincho ng Dalikan. Yeah. Tama. Hindi kakayanin yun. May pasok pa niya yung bukas, ma'am. Ha? May pasok pa niya. Malakas ang loob nila. May pasok. Malakas ang loob nila magpalipat. Tapos papasok pa bukas ng umaga. Anong klaseng isip sila meron? Naka-port swab na sila. Pero ito yung nangyari nung third swab. First swab, negative. Second swab, negative. Pero dahil dalawa sila sa kwarto, Yung third swab nag-positive yung isa niyang kasama, which is siya negative. Oh my God. Negative siya. So, anong nangyari? Yung positive dun sa third swab, kinuha at dinala na sa ibang quarantine facility. And then, yung naiwan sa kwartong negative, ilang oras lang nakalipas, kinuha na rin, dinala sa Taichung, and back to 2 weeks quarantine. Tama ba yun? Ang tagal na niya nag-stay sa quarantine area niya, sa Saukiao. And then, back to zero siya. Wala na nga siyang pagkain, wala na rin siyang damit. Kasi kung ano yung dala niya, yun na lang yun. Na-consume na niya yung damit niya ilang days doon sa Saukiao. Then, ililipat siya ng quarantine facility. Ano yung susuot na nun? Ang panty niya, yun na lang ulit. Huwag kayong magdala ng ano, yung pang-announce niya. Huwag kayong magdala. Yung pala, kailangan talagang magdala. Oh, sobra po, ma'am. Talagang as in, wala talaga silang consideration sa mga tao. Ang nakikita ko na lang yung sa kabilang buhay na sila, babawian ng mga demonyong ano. Sa impyerno na lang sila. Yun na lang nakikita ko yan, ma'am. Shenghua days. Walang sabi-sabi. Maghakot kayo bukas. Ha? Maghakot bukas, tapos may pasok. Hindi nyo man lang, una kasi, hindi man lang nila in-schedule na, oh, day off. Yeah. Day off mo, yun ang schedule ng hakot mo. Hindi ganun. May pasok lahat, maghakot kayo ngayon. Wow. Max kayo. Ganun kadali.
mag-box kayo, mag-kanya-kanya kayo ng taxi. Kasi unang-una hindi kakayanin ng truck nila sa dami ng worker. Yeah. Ma'am, kung aantayin mo pa yung gamit mo, baka hapon na dumating tapos may paso ka pa pang gabi. Yeah. Oh, during Shenghua 5 days pa, pinaghakot nila ang mga tao diyan. At alam mo ba, take note, hindi pa tapos na tapos yung dorm na yan. Yung dorm na yan, hindi pa tapos na tapos. Uh-huh. Ang kalat-kalat, ang putik-putik, uh-huh, ang tama niyan, nagbabayad ka ng maayos, paglipat mo doon sa location na lilipatan mo, hihiga ka na lang, ilalapag mo na lang yung beddings mo, yun na. Kung ganun sana eh, pagkahakot mo ng gamit mo, bukas ko na to ayusin, mahiga na ako, bukas ako mag-aayos kasi may pasok pa ako mamaya. Pwede sanang ganun, kaso hindi eh. Paano mo magagawang mahiga kung puro putik yung bed? Kung puro alikabo? Yung pinaspasan nila yung pagpapalipat na hindi pa puli, ano, finish yung dorm. Yeah. Kasi ang gusto nila, kumita na kagad sila. Pera, pera, pera. Pera sinasamba ng mga yan. Kung masasabi ko lang, itrato nyo naman ng maayos yung mga worker kasi diyan kayo kumikita. Huwag nyo sambahin ang pera dahil hindi nyo madadala sa langit. At sigurado ako, sa impyerno kayo mapupunta lahat. Sigurado yan. Ayan, narinig nyo na po direkta sa mga apektado talaga at naging biktima ng ganitong klaseng servisyo ng Shenghua Broker. So sana po at nagsusumamo kami sa lahat ng makakapanood ng video na ito na sana po i-share po ninyo at bigyan natin ng katarungan yung mga kababayan natin na hindi binibigyan ng maayos na servisyo ng Shenghua Broker. So this is Jen with our guests. Maraming salamat po. And sana po may patutunguhan itong talagang interview natin.